Jesus is Lord, now and forever. Amen. Isa pong magandang araw, magandang umaga sa bawat isa. Sa nandito po at maging po doon sa ating pong mga kapatid, kapatiran na nasa online po ngayon, a blessed, blessed good morning. A happy new year din naman. Ilang araw na nang lumipas bago natin o pagkatapos natin batiin ang bawat isa ng Happy New Year. Salamat sa Panginoon sa panibagong lakas at sigla. At marahil, hindi lahat masigla. Kasi alam naman natin, life in this world are full of challenges. Sa buhay po natin sa mundong ito, punong-puno po ng hamon, punong-puno po ng trials, testing, difficulties, and pains. Alam natin na ibig sabihin ng hurts or sakit. Meron pong mga may karamdaman, meron pong mga nanghihina, may nanlulupaypay, at may mga bumagsak. Sa kabila ng ganitong mga sitwasyon, salamat sapagkat may Diyos tayo na kaya tayong itaas sa ating kalagayan. 2023 has been a challenging year for all of us. Iba't iba pong klase ng hamon ng buhay ang ating hinarap. At salamat sa biyaya po ng Panginoon, ito po ay ating napagtagumpayan. Ito pong 2024, ano po ang ating aasahan? Ano po yung mga bagay natin pong tinatanaw? Bagamat marami sa atin may kakayahan ng magplano, mag-isip, marunong sa maraming bagay, gayunpaman, sa kabila ng lahat, ay ang Diyos pa rin nakakalam ng bukas. At tama lang ipagkatiwala natin sa Panginoon ang bawat sandali na dumarating sa buhay ng bawat isa sa atin. And we are so grateful that God is always there, never leaving us, never forsaking us. Hindi tayo iniiwan ni pinababayaan man. Tayo lang po nang iiwan sa Panginoon kung minsan dumarating po sa buhay. At amin na po natin ang katotohanan ng yan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa panibagong unang linggo ng taon, 2024 na. Sabi sa katabi mo, kapatid, mukhang bumabata ka. I hope, hindi po sa isip, kundi sa itsura lang. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa kabutihan niya. Tayo po'y muling tumayo. Praise God. Alam ko pong meron po kayong dalang Biblia. Makibukas po kayo sa akin. Diyan po sa aklat po ng Awit 23. Familiar po kayo sa chapter na ito ng Bible. We're all familiar with this chapter. Many times we already read this and heard a lot of messages concerning Psalms chapter 23. Awit 23, yan, mula talatang isa hanggang apat. Antayin ko po kayong makita po yan. Maganda po na sa taong ito, isimulan po natin tayo mismo ay magbuklat ng ating pong mga Biblia. Praise God. Bagamat ang ilan po ay nakatingin po sa akin, wala po kayong letra makikita sa mukha ko. Ngayon pa man, Lord, salamat sapagkat ating screen po ay nagpapayag po ng mensahe na kung saan nakapalo po yung talatang ito. Awit chapter 23 verse 1 to 4. Ito po ang ating mababasa. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at iniakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, sapagkat ikaw ay kagapay, ang tugot mo pamalo, aking gabay at sanggalang. Pinagpala na po ng Diyos ang malayang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Tayo po'y muling dumulog at manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Marami pong dahilan upang tayo magpasalamat sa Diyos. At isipin po natin, ito po ay isang napakahalagang dahilan. Ang linggong ito, nidinagdag ng Panginoon sa buhay natin. It's an important thing to think about that God indeed is good to us. For it's given us another year, or another moment, another day of rejoicing. A new Sunday for us to begin our worship to Him. And we're so grateful to that. O Diyos, aming Ama, salamat, salamat po. Salamat, Lord, sa mga nakalipas pong mga araw, pagkatapos naming i-welcome ang panibagong taon na ito. Lord, nagpupuri kami, nagpapasalamat sapagkat already 1 week na po, 7 days na po ang nakalilipas ng aming pong simulan ang
taong ito. Pero kayo po nakakaalam, Panginoon, ng kalagay na aming puso, whether we welcome this new year with gladness, with worship, with praise, and thanking you for a lot of things, O God. At kung hindi man nagamit nagawa yung bagay na yun, Lord, patawarin mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa umagang ito, ipatuloy kaming humakbang sa dako paroon, sapagkat ang buhay Kristiyano hindi po natatapos, Lord, sa hallelujah lang at praise the Lord, kundi meron pong mga hamon, pagsubok kaming haharapin sa taong ito. At kung wala ka, Panginoon, wala po kami magagawa. Wala kaming tagumpay na makakamit. We gain victory because of you, Lord, in us. We gain strength because of you, who encourage us and strengthen us. Lord, you are the Lord of hope. Ikaw ang pag-Diyos na aming pag-asa. At kung may mga pagkakataon, Lord, na nawawala kami ng pag-asa at sigla, ito man ay physical, maraming po ang tumatanda at yung pure realidad, nangihina, nanulupay-pay, nagkakasakit. Ang ilan po sa amin, Panginoon, nahamon po ng karang taon, O Diyos, with a lot of challenges, O God, physically, materially, financially, and even spiritually, Lord. Marami, Panginoon, nalungkot, subalit sa kabila ng lahat, salamat, sapagkat nandyan ka pa rin, hindi mo kami iniwan, ipinabayaan man. So papurit, pasalamat ay sa iyo. O Diyos, sa panibagong linggong ito ng pagsamba, Panginoon, nawa, sa pasimula po ng aming pong pananambahan, nakita mo ang aming puso na tama sa iyong harapan. At kung hindi man, Lord, we ask forgiveness. Cleanse us and make us whole, righteous, O God, in your sight, holy and acceptable to you, O God. Lord, narito pong ibang lingkod, inaamin ko kung wala ka, wala akong kalakasan, wala akong magagawa. Ikaw po ang aming tagumpay, ikaw po ang aming tugon sa aming mga panalangin. At dahil sa iyo, Panginoon, naniniwala kami, Lord, na wala pong isa sa amin uuwi na hindi mo pagpapalain. Naniniwala kami, Lord, na ikaw ang Diyos na patuloy nagpapala, naghihimala, tumutugon ang mga dalangin, nagpapalakas at nagbibigay ng sigla. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa kapatawaran, salamat sa kaligtasan. At sa pagkatong ito, Lord, make use of your humble servant as the channel of your word, encouraging people, O Lord, with your message that you have prepared for us to hear this morning. Lord, I pray, mangusap ka, manguna ka, at ang presensya ng Balang Espiritu ay maranasan po namin, O Diyos, na gumagalaw, malayang kumikilo sa aming kalagitnaan. Salamat po ng marami. Lord, ma-enjoy po namin ang bawat sandali na ikaw po ang aming iniisip at pinakinggan ng mensahe. Salamat po. Ito pong aming dalangin, kalaki pa aming taos puso ng pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Pinamagatan ko po ang mansanang Panginoon ng Don't Give Up on Trusting God. Huwag kang sumuko na magtiwala sa Diyos. Noong July 31, 2003, isang adventurer ng pangalan si Bear Grill. Sino po sa inyo nanonood po ng History Channel? Meron pong adventurer doon ng pangalan si Bear Grill na mahilig po siyang mag-ihamon yung kanyang sarili, challenge yung kanyang buhay sa iba't ibang hamon. Pinangunahan niya ang limang mga tao sa kanyang pagbiyahe mula sa North Atlantic Ocean sakay ng isang rigid inflatable dinghy, yung parang yung inflatable boat. Chinalis niya ang salili nila na tawirin yung Nova Scotia hanggang Scotland. Along the way, ay nakaranas po silang matinding bagyo. 100-foot wave ang tumabon sa kanila. They all suffered, na danger po ang kanilang buhay to the point na yung freezing tubig ng Atlantic Ocean, matindi po yun. So sa short, to make the story short, eh, nag-survive sila sa bagay na yun. Thankfully, they survived to tell the story that had happened to them. At ang survival na yun ang nagpahayag po ng katotohanan na sa kabila ng napakatinding pagsubok at bagyong dumating sa buhay nila, nag-survive sila. Facing the frozen oceans of North Atlantic. Sa buhay natin, ganun din po ang maaaring mangyari. Araw-araw, hinahamon po ang ating pong pananampalataya kung tayo patuloy magtitiwala sa Diyos o hindi. Ang buhay natin sa daigdig na ito ay pangsamantala lang talaga. We're not here for eternity. We're here for a short period of time at may timetable si Lord sa bawat isa sa atin. Gayunpaman, sa kabila ng mga maikling panahon na yan, punong-puno rin ito ng hamon, challenges. At alam natin ano ibig sabihin ng pain, trials, difficulties, problems, and hardship. Lahat tayo nakaranas na pumatak yung ating luha, umiyak. Lahat tayo nakaranas ng sakit. At sa isang banda,
Lahat tayo marahil nakaranas ng kabiguan. Walang sino man sa atin hindi nabigo. Walang mayabang na hindi nabigo. Walang maganda na hindi nabigo. Walang marunong na hindi nabigo. Lahat tayo suffered setbacks. At aminin po natin yun. Kung nabasa niyo po yung insight ko kanina, ito po yung minsan ang ating pong pananaw ay may kinalaman po sa buhay Kristiyano ay parang hallelujah lang. Hindi po totoo yun. Noon, nung ako yung nagsimulang magtiwala sa pang-akala ko, lahat ng panalangin tutugunin niya ayon sa gusto ko. Lahat ng sitwasyon sa buhay magiging maayos, smooth ang takbo ng mundo ko. Pero in reality, hindi pala ganun. Hello, nandiyan po ba kayo? Mula po ba ng born again kayo? Bumaba po ba presyo ng gasolina? Pag sumigaw kayo ng hallelujah, pagpapagas kayo, hallelujah! Bababa po ba yung presyo niyan? Hindi. Hindi po ba? Minsan nagpipray tayo, Lord, masama po ang pakiramdam ko, Panginoon, in Jesus' name. Kahit anong rebuke nyo, nandiyan pa rin. Reality po kung minsan yun. Pero hindi nangangahulugan, dumarating ganun mga sitwasyon, bibigay na tayo sa ating pagtitiwala sa Diyos. Because in this world, sabi ni Jesus Christ, you shall face a lot of tribulation. Sa mundong ito, makakaranas po kayo ng iba't ibang kapigatian. Parang ang dating pa rin sa taong ito ay, Pastor, unang linggo eh, ang mensahe niyo ay kahirapan. Maganda pong ihamon po ang ating sarili na tanggapin yung realidad na yun. Kaysa naman sabihin ko, oy, wala kayong problema sa taong ito. Tinitiyak ko yun. Ang hirap namang sabihin yun. Kasi sabi po ng banal na kasulatan, in this world you shall face a lot of trouble. John chapter 16 verse 33. Sa mundong ito, makararanas kayo ng iba't ibang kapigatian. At lalo na sa huling panahon. Ako po'y naniniwala, we are already in the last days. And any moment from now, Jesus might return, might come. At ang sabi ng banal na kasulatan, bago dumating daw ang Panginoon, ito pong magaganap sa mundo. Ang mundo'y magiging mababatbat ng kahirapan. Kaya huwag nyo naasahan yung presyo ng bigas. Bababa yan. Tataas pa rin yan. Kasi sabi ng banal na kasulatan, darating po ang panahon, yung sweldo maghapon, isang takal na arena at kapirasong langis ang mabibili. Reality, ayon sa banal na kasulatan. Sino nagsabi noon? Ang Diyos mismo naghapahayag ng bagay na ito. Bakit? Ang Diyos po'y nakakalam ng hindi lamang na panahon natin ngayon, kasalukuyan, kundi maging darating na bukas. God knows what is our future will be. Alam po ng Diyos. Hello, alam po ng Panginoon kung puputi yung buhok mo at mababawasan yan. Alam po ni Lord yun. Bilang niya lahat ng yan. Marunong siya kaysa sa atin. Kaya tama lang na isandig natin ang ating buhay sa taong ito, anuman ang ating harapin, huwag tayong gi-give up, kundi magpatuloy tayo magtiwala sa Diyos pa rin. Amen. Hallelujah. Dito po sa ating pong binasa, let me share with you this spiritual message that will encourage us to keep on trusting God and never give up. Keep on trusting God and never give up. Hindi dahil ako'y pastor, hindi ako nanghihina, nalulupay-pay, at hindi ako pwedeng magsak. Mali po yun. Sa totoo lang, marami pong kapwa-lingkod na aking pong in-encourage nitong nakaraang taon. Encouraging din, huwag kang gi-give up kapatid, magpatuloy ka. Kung kami mga pastor na nangailangan ng encouragement, kayo din naman. Tayong lahat na nangailangan ito. Di po ba? Hello, nandiyan po ba kayo? Tinanong niyo po ba ang kapwa niyo, kapatid, kamusta ka na? Sige, tanongin niyo po kapatid, kapatid, kamusta ka na ba? Sige po, tanongin niyo po, kamusta ka na ba talaga? Yung totoo. Kasi nakangiti ka eh. Kaya pag tumalikod na ako, nakasimangot ka na. Ano ba talagang totoo? Ano ba yung realidad? We can say, praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. But in reality, we erase the presence of God sa ilang area ng buhay natin. Wala siya. Dito po sa talatang binasa natin sa chapter 23 verse 1, ito sabi, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil for you are with me. Lahat tayo ay nakaranas ng pagkatalo at kabiguan sa ating pumbuhay. Ako po, naranas po sa maraming pagkakataon. Bumagsak sa exam, quizzes. Hindi lahat ng quiz perfect, no? Sino dito perfect lahat ng quiz niya? 100 lahat, walang mali. I tell you, may mga mali din yan. Hello, kahit nangopya ka, mali pa rin. Pati pangalan ng kaklase mo, nakopya mo. Ang dami yung makukopya, pati pangalan ng kaklase mo, nakopya mo. Merong bigo na makakita ka agad ng trabaho. 2023. Pumasok ka 2024, wala ka pa rin trabaho. May nakaranas sa atin na bumagsak sa exam, interview, board, anumang klase exam yan, quizzes, final exam, na parang nabahala tayo, mga estudyante. Naranasan niyo ba yun?
Wala sa Caloocan Bethel, kasi puro scholar ng Caloocan Bethel. Hallelujah. May mga bigo naman na magawa at matapos ang project sa takdang araw. Ako sa maraming pagkakataon, ako po ay nangongontrata. May mga project po ako na pinagpipray, Lord, deadline na sa Linggo. Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon, kasi Linggo yun, isasubmit ko, may gawain, anong gagawin ko? Hamon, challenges. May mga pagkakataon, iniyak ko sa Panginoon yung isa kong project na kung hindi tutugon ang Diyos, magbabayad ako ng 1% per day, and that is equivalent to 10,000 per day penalty. Wow. E buwan na ang lumipas, hindi ko pa naipasubmit yung project. Out-araw, ilan yun yun? Malaking halaga. Nakikitaan nyo, lugi ka pa. Ano pong ibig ko sabihin? Bigo na maipresent yung project sa tamang panahon. Yung iba naman, bigo na ma-overcome yung trials ng buhay. Bigo sa bisyo na maiwan ito. All of us face setbacks from time to time. Aminin natin ito. Hello? Hindi lahat ng oras nakapag-pray tayo ng masigla. Totoo yun, di ba? Hello? Pastor, unang linggo, malungkot tayo. Hindi ko nais palungkotin. Kundi nais ko lang bigyan ng katotohanan yung realidad ng buhay. Yun po yun eh. Amen po ba? Sino dito hindi man lang sinipo noong 2022? Hindi man lang inubo. Hindi man lang nilagnat. Wala tayong lahat. Pero tingnan niyo po, bakit naman kayo masigla pa rin ngayon? Nagpapatunay lang sa kabila ng trials and difficulties, nandyan pa rin ang biyaya ng Diyos sa buhay nating ito. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Dito sa Matthew chapter 7 verse 25 to 27, may pinahayag po ang Diyos dito sa katotohanan tungkol po sa lahat tayo haharap sa isa iba't ibang storms of life. Ang sabi, umulan ng malakas, bumaha at binayo ang malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ito po ay talinghaga kung paano natin itinatayo yung ating buhay. Sa bato ba, sa buhanginan? Both of these structures face difficulties, face storms and trials. Yung isa nagtayo ng kanyang tahanan sa loob ng, sa ibabaw ng isang buhanginan. Binayo ng bagyo, hangin, baha. Isa naman, nagtayo ng bahay sa kalimbabaw na isang matibay na bato. Ano nangyari? Binayo ng hangin, bumaha. Subalit, anong sitwasyon? Anong naging kalagayan nila? Yung isa nagiba, yung isa hindi. Both of those things happened facing a lot of trials and difficulties sa buhay. Tayong lahat, hindi po exempted. Maging po yung abang lingkod po ninyo. Sa kabila ng mga naranasan nating problema at kabiguan, ang tunay na issue nito ay kung paano tayo mag-respond sa mga ito. Ang tunay na issue niyan, hindi yung, kung pwede nga lang magpalitan tayo ng problema, sino pong gusto nun? Exchange gift. Sige nga, tanongin nyo muna, bago kayo makipagpalitan, tanongin, basit, ano problema mo? kung problema niya million, makipagpalit po ba kayo sa kanya? Ang problema, utang nyo lang, 10 piso. Bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka sa problema mo, ganun ba yun? Kung pwede nga lang magpalitan tayo ng problema, igagawin na ng iba. Kaya lang, bakit po inalaw ng Diyos na yan ang iyong pong haraping problema sa buhay mo? Kasi may dahilan ang Diyos, lagi. Life in this world has meaning and purpose. Ang buhay natin sa digdig nito ay may kahulugan at may layunin po ang Panginoon. Hallelujah. Kung paano tayo mag-response, yun po mahalaga. Paano natin haharapin yung problema, yun po mahalaga. Iba-iba po pagsubok natin, di po ba? Ngayon, ang tugon dito, ang tanong dito, paano kan tumutugon dun sa pagsubok na yan? Yun po ang hamon. Okay. What happened next when we experience losses and setbacks? Ano po ang nangyayari kapag kay boom, nabigo, bumagsak, nagkamali, nagkulang, nagkasala? Lahat po tayo subject to commit mistakes. We are not perfect. We are just saved by God's grace. Think about that. We are saved by God's grace. No one among us are perfect. Wala ni isa. Madalas yung madinig ito sa akin. Bakit? Kasi yun po ang karutuhanan eh. Kahit napakahalaga ng Panginoon sa buhay natin kasi dahil sa Kanya, tayo po yung naging katanggap-tanggap sa Diyos. Yung righteousness ni Jesus Christ, ang rason kung bakit tayo nagpapatuloy pa rin, kabuti, banalan, katwiran ng Diyos, ang dahilan kung bakit tayo nakakaawit pa rin na masayang awit sa Panginoon, yung biyaya pa rin niya na naranaman natin. Lahat tayo pwedeng malumungkot. Naranasan ko, masayang umaga, pagdating ng gabi, lumungkot ka. May ganong sitwasyon.
Bakit? Tao lang. Sabi niyo sa kapitid, tao lang eh. Ano ba tao? Tingnan niyo katabi niyo. Tao ba siya? Kalabitin niyo. Baka hindi naman eh. Tao. Bester, tao ka ba? Ang tao nagugutom. Tanungin, nagugutom ka ba? Oh, tao kasi. Ang tao inaantok. Inaantok ka ba? Mamaya ka na matulog pagkatapos ng sermon. Ang tao napapagod. Napapagod ka ba? Hello, lalo na kapag tumatanda, may kapaguran yan. Dati, lahat ng bahay pwede kong gawin. Ngayon, para bang ang mama, sabi ko, Stinette, tigil muna tayo. Hinto muna tayo. Upo. Bakit? Napapagod na ako. Sino po dito hindi man lang nakaranas ng kapaguran? Meron po ba? Wala. Tayo. Bakit? Tao kasi. Subalit sa kabila ng ating pagiging tao, ang biyaya ng Diyos na nandyan upang tayo palakasin. Sa mga bagay na hindi natin kaya, kaya tayong tulungan ng Diyos upang makayanan natin ang mga bagay nito. Salamat po sa Panginoon sa kanyang pong response. No? What happens next when you experience losses and setbacks? Do setbacks dominate you? Do you start trying to and give up? Nasabi ba natin, ayoko na, suko na ako? Marahil, hindi niyo nabanggit ito, pero may mga tao pong nakausap kong nababanggit nila yan. Lingkod man sila ng Diyos, ordinaryong miyembro. Nadidinig ko po yun. Hindi ko nababanggitin ang mga pangalan. Kung hindi tayo magiging maingat, maaaring mga kabiguan ang magtutulak sa atin upang magpasya tayo ng mali. Kasi sa mundong ito, araw-araw, humaharap tayo sa tinatawag ng desisyon ng buhay. Magpipray ba ako? O hindi. Magbabasa ba ako ng Biblia? O hindi. Nagpapatuloy ba ako? O hindi. Aawit ba ako? O hindi. Araw-araw, bawat sandali ng buhay, ihahamon po ito at pagpapasya. Maaaring hindi natin tanawin ang bukas na may pag-asa na ating makikita at mararanasan pa panibagong umaga na may lakas at iba yung sigla. Alam niyo po, may mga kapwa ko lingkod na kasama sa paggawain na hindi na ganun katulad ng dating sigla. Hindi na nagpapatuloy. Ini-encourage na lang namin, Pastor, huwag kang tumigil, magpatuloy ka. Kung kami nakaranas na yun, kayo din. Sabihin sa kapatid, magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Sabihin sa kapatid, magpatuloy ka. Yan. Sige lang, sige po. Maging encouragement ka naman, kapatid, sa kapatid, magpatuloy ka. Amen, di ba? Ang ganda, naglalakbay ka na may kasama ka sa paglalakbay mo, nagbibigay sa encouragement. Pero may mga pagkakataon, hindi nga ganun ang sitwasyon. Hindi nga ganun. Hallelujah. If we have great hope about our future, surely we will live with great expectation. Kapag ka, pero tayong pag-asang tinatanaw sa ating pong kinabukasan, ang buhay natin naging masigla. Kasi meron kang tinatanaw, di po ba? Sino dito balak mag-asawa? Pakitaas ang kamay. Balak mag-asawa. Ay, salamat sa Diyos. Wala na akong ikakasal. Puri ng Panginoon. Nakakapagod din yan, ha? Naalala ko yung mga, ito po yung kasal na naranasan namin ngayon eh. Yung garden wedding, walang air condition, tapos naka-coat ka. Coat. Tapos yung araw nakatutok sa'yo. Pawis na pawis. Mm-hmm. Sabi ko, Panginoon, pagkatapos ng wedding, basang-basa. Suffering po yun. Pero may kagalakan. Yung natapos yung kasal, salamat sa Panginoon. Sino dito gusto mag-asawa? May plano mag-asawa? Wala. Ay purin ng Diyos. Ayun, meron. Ang aking inaanak. Aanakin pala. Praise God. Hallelujah. Purin ng Panginoon. May mga plano tayo, programa sa buhay. Sino dito gusto mag-abroad? Yeah, praise God. Sige lang. Purin ng Panginoon. May mga plano tayo, programa. Pero mas maganda niyan, yung programa at plano natin, isandig natin sa Diyos upang ito'y magkaroon ng ganap na katuparan sa buhay natin. Kasi mas alam sa atin. Amen po ba? Hallelujah. Kung ating ibabaling ating paningin sa ating paligid at ating obserbahan ang mga nangyayari sa ating mundo, ang nagiging kaganapan sa ating paligid, ang mga pandemya, kalamidad, trahedya, economic downfall, pagtaas ng presyo ng bilihin, at ang kahirapan ng buhay na naranasan ng marami, nagdudulot po ito ng kawalan ng pag-asa. Di po ba? Ngayon, kung kayo po yung jeepney driver, anong kawalan ng pag-asa nyo? Wala na kayong trabaho dahil yung jeepney hindi na papasada pagdating ng February. Kaya wala na kayong makikita ang lumang jeep sa pagdating ng February. Ang makikita nyo yung jeep na parang mukhang bus. Jeep pa rin ang tawag doon. Imagine nyo lang jeep yun. Tayo rin mismo, magkakaroon ng adjustment. May mga negatibo tayong impresyon, may mga negatibo tayong komento sa lahat ng bagay na dumating sa ating buhay.
Pero remember this, all things work together for good. Tanawin natin mabuti sa kabila ng hindi magandang sitwasyong ating nakikita sa daigdig na ito. Paano mangyayari ito kung ang focus natin sa mundo at sa ating kapwa? Tingnan nyo lang katabi nyo. Hindi ba kayo naiinggit? Nakakaingit ko minsan ang ating kapwa. Kapatid, mabuti ka pa. Ang ganda-ganda itsura mo. Samantalang ako. Mukhang bawa kang paligo. Samantalang ako, naglilamos lang. Ano ba pagkakaiba nun? Physically, yes. But spiritually, wala. Hindi po ba? Salamat sa Panginoon sa biyaya natin na kami. Salamat. May pera ka sa bulsa. May laman ba bulsa nyo? Puri, lahat na may laman ng bulsa, puri ng Diyos. Lahat ng butas ng bulsa ng Diyos. Pareho yan eh, kasi all things work together for good. Amen. Hallelujah. May nagbiro nga nagsabi, inalis na ng sibuyas ang, sa awit ng bahay kubo. Eh, naalala ko ito yung sibuyas, inalis sa bahay kubo. Kasi ang presyo ng sibuyas ay napakamahal. Ngayon, hindi lang sibuyas, talong pati. Talong, ano pa ang presyo ng napakamahal? Kaya kung mag-chop suy kayo, chop na lang, wala nang suy. Di ba ba? Pati ngayon, mga bilihin na dati, pinamimigay lang. Ngayon, eh, talaga may presyo. Ang hirap ng buhay. Mahirap. 2020 pa na nasa natin. Nandiyan pa yung threat ng China. Doon sa katubigan na ating pong nasasakop. Parang inaangkin na niya ang lahat. So, hamon po yun para sa atin. Ante, magipag-away? Kaya ba natin? Hindi. Manalangin, pwede. At ang intervention ng Diyos, mahalaga po yun sa mga sitwasyong dumarating sa buhay. Hindi lamang po physical, material ang hamon ng buhay, kundi maging spiritual na buhay natin. Isishare mo ba si Lord? Magbabago ba tayo? Yung kaganapan ba ng layon ng Diyos sa buhay natin, mangyayari po ba? Halimbawa, magiging mabait ka ba ngayon sa taong ito? Hello, magiging mabuti ka bang tatay? Salamat sa tatlong tatay na sumigaw na amin. Magiging mabuting tatay. Oh, dadagdagan, away. Magiging mabuting nanay ka ba kaysa dati? Ikaw, magiging mabuting anak ka ba? Magiging masunuring ka ba kaysa dati? Magiging mabuti ka bang kapatid sa iyong kapatid? Magiging mabuting lingkod ka ba ng Diyos? Mahalaga, magiging mabuti ka bang tagasunod ng Panginoon? Higit sa lahat, being disciple of Christ is our ultimate goal of every Christian. Di po ba? Magdadala ka ba ng kaluluwa sa Panginoon? Hanggang ngayon, magiging takatitisuran ka. Yun po yung hamon ng buhay. Yan po ito sa hallelujah, praise the Lord lang. Ang buhay Kristiyano, hindi po ito pagdalo lang sa gawain. Kundi bawat araw na hamon po yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat tayo po yung nahamon dalawang bagay. Love God and love others. That's our goal. Mahalin ng Diyos at mahalin ating kapwa. Goal po natin yun. Layunin po natin yun. Eh may mga pagkakataon hindi ka ibig-ibig ang makakasama mo sa buhay. Panginoon, bakit naman siya isasama mo sa buhay ko? Eh, mula sa umaga hanggang sa gabi, lumulungkot ako pagkasama siya. Sino po dito lumulungkot yung panahon kapag kakasama sila? Hindi sumaya. May ganun eh. Brad, pwede bang umabsent ka muna para maging masaya kami? Meron pong nagreklamo sa akin sa opisina. Sabi, Pastor, alam niyo, salamat sa Panginoon, nagkasakit si brother. Bakit? Eh, bakit naman nagpapasakit kung nagkasakit siya? Kasi pag nakakasakit siya, nabubuo yung plano namin, nagkakaroon kami ng programa. Kasi pagka nandyan siya, hindi kami nagkakaroon ng programa, nagkakaroon lang kami ng debate. At salamat sa Panginoon, nagkasakit siya, nasa ospital ngayon. Dalawin natin siya. Sino dito, masaya, ang lipunan kapag nagkakasakit? Wala sa Bethel niyan, puri ng Panginoon. Hello! Praise God! Kaya nga, sabi ng marami, sibuyas, hindi na daw dapat ilagay sa bahay kubo. Nagtanong ako, ito, bigyan kayo ng problema. Bakit bahay kubo ang title ng awit na yan? Nag-isip ba yung kumata niyan? Bahay kubo eh. Pero ang lyrics, puro gulay. Dapat, ang title niyan, halaman sa paligid ng kubo. Hindi bahay kubo. Diba? Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, sitaw, bataw, patani, patol. Dapat kung bahay kubo, ano, dapat anahaw, kawayan, ano pa? Ganun dapat, kaya bahay kubo eh, dapat halaman sa paligid ng bahay kubo, yun ang title. O, hindi kayo nag-isip, binigyan ko pa kayo ng problema. Tanungin niyo po yung lumikha na kung bakit. May dahilan po kung bakit. Gayunpaman, na-trouble ba tayo? Kung minsan na-trouble tayo sa issue ng ilan, pero nakalimutan natin issue natin sa Diyos na napakahalaga. Amen. Hallelujah.
Napakadali pong tingnan ang ating mundo at makita po yung rason na huwag na tayong umasa na maganda pa ang darating. Pero what is important is this. God promises a lot of things. May pangako po ang Diyos na pwede nating kapitan. 2024, may nagtanong, Pastor, ano ba sa palagay mo 2024 mangyayari? Hindi ko po alam, hindi naman ako Diyos eh. Pero alam ko, ayon sa salita ng Panginoon, marami pong hamon tayong haharapin. Kung meron tayong tagumpay, may hamon. Pagsubok, testing. At sa totoo lang, hindi lahat sa atin magtatagumpay. Maaari tayong mabigo. 2023 has been lonely for some. Ilan na bigo, nagkulang, nagkamali, nahulog sa kasalanan. Ito, 2024, baka ikaw naman. Hindi ko nananakot. Maaari realidad po ito, sinasabi ko. Baka ikaw naman. Ang tanong eh, paano mo haharapin ang ganung mga bagay kung dumating man ito sa ating buhay? Dumarami po ang bilang ng mga taong malungkot ngayon at ilan dyan, mga Kristiyano rin, tumanggap kay Kristo. Hello? Meron ba kakilalang Kristiyano malungkot? Meron. Tingnan nyo katabi nyo, ang lungkot niya. Tinignan mo lang, kaya ngumiti yan. Pero may mga pagkakataon, pag nag-iisa yan, ang daming tanong ng buhay sa buhay yan. Lonely grips the hearts of many. At ang hamon dyan, kung paano natin ito harapin na may biyaya ang Diyos. Kasi without God, hindi tayo magkakaroon ng katagumpayan. Dapat po natin isipin yung wala tayo sa ating lakas, wala ho sa ating plano, wala sa ating programa, wala sa ating kakayanan, tagumpay ng buhay, na kay Kristo lang ang lahat. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. It's easy to look around the world and not see any reason for hope. Subalit kung ang salita ng Diyos ang ating titignan, maliwanag na sinasabi nito na tiyak na may tunay na tayong pag-asa here and beyond this world. Kung ang salita ng Diyos ang ating tutunghayan at pag-aaralan at babasahin, marami tayong makita ang pag-asa dyan. Hindi lamang sa buhay natin sa digdig, maging pa sa dako pa roon. Meron tayong langit na uwian. Amen. Hallelujah. Amen. Pura. Meron tayong langit na uwian. Salamat sa Panginoon. Hindi mo masama magplano po sa bahay mo kung ano gusto mong gawin sa mundong ito. Pero natin kalimutan, mayroong magandang plano pa rin ng Diyos sa dako pa roon. Hindi natatapos ang buhay ng 2023, hindi natatapos ang buhay sa 2024. Beyond that day, beyond that years, God has a perfect plan for all of us. Meron pong magandang plano ang Diyos about. Isipin natin, ang tanong ganito, bago kayo pagpatuloy, ikaw kapatid, meron ba magandang plano para ang Diyos sa buhay mo? May magandang plano ba ang Diyos sa buhay mo? Meron. At ngumiti ka. Kaya yung plano niya, ipako ka sa krus. Hindi maganda yun, Pastor. Kung minsan maganda yun, para ituro sa atin ng Panginoon yung magandang layunin niya sa buhay natin. Sometimes, God allows suffering to happen for us to learn a lot, especially the program of God, which is perfect and true. Ganap at totoo. Amen. Sa buhay natin. Praise God. Naritong ilang mga maling desisyon na pwedeng mangyari sa atin kapag nakaranas tayo ng kabiguan sa buhay. Let me share to you. Kasi ito po, reality po ito eh. Tulad ng sinabi ko, may mga kabiguan tayong pwedeng maranasan. Sino dito may mga asawa na? O, di ba? Tama sinabi ko. Sabi niya, love niya ako. Sabi niya, ito, sinamagit ko, wala naman sa kabayatan, hindi taga-betel to. Pastor, pangako niya ganito, dami niyang pangako. Nung sagutin ko, hinintay ko yung pangako hanggang ngayon, wala po siya ibinibigay. See? Sa mundong ito, realidad yung kabiguan. Hindi lang po sa larangan ng pagmamahal, kundi sa larangan po ng any areas ng buhay. Maging sa pagtitiwala natin sa Diyos, pwede tayo mabigo. Tingnan niyo. Sino nakakilala kay David? The man after God's own heart. Pero nabigo ba siya? Yes, nagkasala siya, nagkamali siya. Bumagsak siya sa kasalanan eh. Si David na yon, tayo pa kaya? Hello? Si Peter, ang tapang-tapang, pero naduwag. Hello? Marami pa pong issues. Kung babanggitin ko mga karakter ng Biblia, mga taong malapit na sa Diyos, si Moses, hindi nakarating sa lupang pangako because bumagsak siya sa isang pagsubok. Nagalit siya, ginalit siya ng mga miyembro niya. Sumama loob ng Pastor Moses na ito. Kaya may mga pastor di pupunta ng langit dahil sa miyembro. Wala na. Ang gaganahan, wala na sa Kalokan, Betel. Amen.
pasungawin niyo naman ako sa langit. Then, joke lang. Praise God. Si Moses, hindi niya naranas ang tumungtong sa lupang pangako. Bakit? Katigasan ng ulo ng mga miyembro niya. Sabi ng Panginoon, kausapin, hinampas niya yung bato sa galit. So, sabi ng Panginoon, dahil dyan, hindi mo makikita. Makikita mo lang lupang pangako, pero hindi ka makakatungtong dyan. So, bigo siya. Marami pang karakter sa banal na kasulatan. Si Gideon, si Samson, bigo. Sa kabilang banda, sa lahat ng yan, may mga bagay pong ginawa ang Diyos pa rin na maganda. Ngayon lang, sa kabila ng kabiguan, ano pwedeng mangyari? Ilang mga bagay po. Narito ang ilan sa mga maling desisyon na pwedeng mangyari na sa atin kapag nakaranas tayo ng kabiguan sa buhay. Una, isa sa mga ito ay iyong pagpasya na lumayo at talikuran na lang ang iyong tamang mga layunin o mga goal sa buhay. Yan po yun. Talikuran na lang yung goal mo sa buhay. Halimbawa, bigo ka sa trabaho. Dahil wala kang trabaho, iiwan mo pamilya mo. Mali yun. Pero may mga gumagawa nun. Bigo. Kapag gusto mong sumuko, ipaalala sa iyo na mahal ka ng Diyos at nais niyang mamuhay ka ng may lubusang kasapatan. God's plan is to prosper you and not to harm you. Ang plano ng Diyos ay uunlad ka at hindi ka mapapinsala. Sino naniniwala God's plan for you to progress? Amen. Ako po ay naniniwala kasi naranasan po na abang lingkod niyo po yun. Hallelujah. Kung nahirapan ka sa buhay, huwag kang sumuko. May magandang bagay pa na darating para sa iyo na inihandaan Diyos. Hindi man ngayon, baka bukas makita mo ito. Amen. Don't give up. Know that you are not alone and know that we are in the hands of God. Huwag kang sumuko. Isipin mo na hindi ka nag-iisa sapagkat hawak ka ng Diyos. He will provide us with strength that we need it. Ano ba sabihin po ng book of Isaiah? Basahin natin sa Isaiah. Ang ganda po. Isaiah chapter 41 verse 10. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Sabi ng Diyos kay Isaiah. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Ganda, no? Ano sabi ng Panginoon? Okay? I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Sino nagsabi niyo ang Diyos? Bakit? Naranasan kasi ni Isaias na, no, na siya ay nangamba. Natakot. Lahat tayo may takot. Sino dito natatakot magutom? Nakaraang taon, natakot tayo dahil sa pandemya. Pero tingnan nyo, nagtatabaan pa rin kayo. Totoo ba ang Diyos? Totoo siya. Unawain po natin, sinilang tayo sa mundong ito na hubot tubad. Wala tayong dala. Pero God sustain us to live. Amen. Purihin ang Panginoon sa talatang yan. Isa pang wrong decisions we can make is to throw away what we value. Isa pang maling bagay na pwedeng mangyari kapag tayo nagkulang, nagkamali na bigo sa ating pong buhay, ay yung itapo na lang natin yung mas mahalagang bagay sa buhay natin. Sometimes after a period of intense pain, our priorities change. Isinasantabi na lang natin ang dati at mahalaga sa atin. Kasi nakaranas ka ng, ganibawa ganito, puro naman ako bagsak pastor eh, hindi na ako magre-review. Kapatid, wag. Patuloy ka pa rin. Baka bukas, mapumasa ka na. Nalala ko yung kaklase ko eh, ilang board exams siyang kumuha, 3 takes ata, bago siya. Ayaw na niya mag-board. Masakit lang daw sa kalooban. Sabi ko, Brad, wag. May panahon ng Diyos, wag kang gumibab. Then during that time, na-encourage siya marahil, nag-take siya uli, nasa top 10 siya ngayon. Praise God, nasa top 10, babuti pa siya. And ibig sabihin, huwag niyong maliitin mga tao na bigo kasi ang Diyos hindi pa rin magtitigil na gumawa ng paraan para makaawon yan. Samantalang tayo, no, iba pananaw natin pagka bumagsak ka, bahala sa buhay mo, buti nga. Is yan, hindi ko nasaan babagsak, bumagsak. E sino bang hindi nagkakamali? Lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo may kahinaan. Hello, nandiyan po ba tayo? Ako hanggang ngayon, naisip ko, Lord, ako ba'y perfect father sa aking mga anak? Well, no, I'm not perfect. But I want to be, by God's grace, by your love and grace, O God. Patuloy ko pa rin inihangad na maging mabuting tatay
Bagamat yung isa kong panganay, may anak, may pamilya na, at may mga anak pa rin akong wala pa rin pamilya. To them, parang makulit nga ako eh. Malayo sila, tinteks ko, ano, uwi ka ba? Ang tatandaan mga anak, uwi ka ba? Ganun po. Isang magulang na nag-iisip, di po ba? Nasaan na kayo? Gabi na. Hello, mga nanay, mga tatay. Are you identifying with me? Nasusundan niyo po ba ako? Daman niyo po ba nasa ulubong ko? Naisip ko, ano kaya? Naku, welga ng sasakyan. Iisipin ko, sundin ko kaya ang lalaki na niya. Sundin ko ba? Nasa isip ko yun. Kasi I want to be a good father to them. Although, hindi lahat ng oras pwede kong gawin yun. Di po ba? May mga kabiguan din naman. Yes. May mga kabiguan. Mga nanay, hello. Di ba, isusubo nyo na lang, sandali, kumain na ba yung bunso ko? Sasantamin nyo pa, kahit gutom na kayo. Nandyan, mga nanay. Meron po mga nanay, inisip sarili, tapos pinabayan naguguto yung anak. Bahala sa buhay niya. Ayaw mo siyang mamatay sa gutom. Walang ganun mabuting nanay. Wala niya sa Kalokan, Betel. Amen. Mga, di po ba? Hindi niyo po ba alam na ang mga magulang niyo naghihirap sa kaisip sa mga bagay na may kinalaman sa atin? Hingi tayo ng hingi ng mamahaling bagay. Hindi nyo alam. Yung magulang nyo, sinusulsin na lang nila yung alam, sirang damit para lang makapagtipid, para lang magpag-ipon para sa inyo. Tapos tayo kung gumastos, ganun na lang. Wala niya sa Kalokan, Betel, purihin ng Diyos. Amen. Wala naman talaga. Amen po ba? Baka sabihin ng marami, Pastor, meron mo ganun sa Kalokan, Betel. Dinadaan nyo lang sa positive response. Hindi ho. Sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 24 to 25, ang damoy nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas, ngunit salita ng Panginoon ay nanatili magpakailanman. Alam nyo, kung meron mang mahalagang bagay na dapat hindi natin sasantabi, magbago man ang ating sitwasyon, bumagsak ka man, manghina ka man, ay yung pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kasi langit at lupa lilipas, subalit ang salita ng Diyos mananatili ito magpakailanman. Yung ministry nyo, mawawala, pero salita ng Diyos mananatili. Ang pagpapastor ko, mawawala po ito. Darating araw, manghihina po ako. Darating araw, magbabago na pastor na haharap sa gagamitin ng Panginoon sa lugar na ito. Di po ako for eternity. At gayon din ang bawat isa sa atin, di po tayo dito panghabang panahon. Leadership comes and go. Given na po yan. May election nga pala tayo sa dating na February. Leadership comes and go. Huwag kayo malungkot, hindi kayo maboto. Maging masepa rin tayo kung naglilingkod tayo sa Diyos. Amen. Hello. Maging pagiging district superintendent ko, sabi ko, Lord, ito na sana last term ko, parang napapagod na ako. Totoo po yun. Inamin ko lang sa inyo kasi kayo member ko. Kung meron mong pagpipray sa akin, kayo po. Amen po ba? Kailan sa banda sa Lord, ano pang plano programa mo? Ikaw na nakakaalam. Pero mas mabuti, Panginoon, magbakasyon muna ako. Bakit? Hindi na ako matanda po. Hindi po kalabaw ang tumatanda lang. Pasa tumatanda din. Sabi sa katayo, kapatid, kalabaw ka ba? Hindi. Ba't ka tumatanda? Kasi hindi naman kalawang lang tumatanda. Tayong lahat tumatanda. Nanghihina, nanglulupay-pay. Biyaya lang ng Panginoon kung bakit tayo naging masigla at malakas. Sino po ba di senior na? Ate M, biyaya po ng Panginoon. Di po ba? Nakapagtuturo pa po yan. Biyaya po ng Diyos. Hallelujah. Palapakan natin ng Panginoon. Pero sa totoo lang, napapago din yan. Oo, napapago din. Kailangan na sunduin. Ihatid. Bakit? Darating tayo sa panahon na ganun ang maging sitwasyon. Reality ng buhay yun eh. Kaya lang, huwag natin alisin sa anumang mga setbacks. Parang ganito eh. Pastor, hindi ko na may lakad. Hindi na ako makaakit ng hagdanan. May nagsabi sa pastor, bakit hindi natin ibaba yung church? Huwag na tanggal natin hagdanan. Kung nga naman, para sa kapakanan ng mga senior citizen at sa mga disabled, maging friendly tayo. Sabi lang ba, bakit nasa hello. Pagod na napapagod na rin siya. Yan. Kala ko pa. Anyway. See? Alam niyo bakit po kung meron mang mahalagang bagay hindi natin sasantabi sa kabila ng ating panghihina, panulupay-pay, pagbagsak. Kasi langit at lupa lilipas, subal salita ng Diyos man natin magpakailanman. Yun po yun. Only God's word will never fail.
There are three things in this world that remain forever. God, His Word, and us. God, His Word, and us. Mananatili magpakailanman yan. Ang Diyos, hindi magbabago yan. Ang salita niya, nandiyan yan. At tayo rin, magpakailanman ang buhay natin. It's either in heaven or in hell. So, depende sa lugar na ating pupuntahan. Pero for eternity po tayong lahat. At napakahalaga, huwag natin kaligtaan ang katotohanan ng buhay po natin ang hanggat. Amen. Sabi sa katabi, kapatid, for eternity pala ako. Kaya pagtiisan mo ko for eternity. Hindi naman tayo magtitiis for eternity, but there is joy in heaven, there in the presence of God. May kagalakan po sa presensya ng Panginoon. At huwag kang magbahala sapagkat kung meron mang hamon ng buhay para tayo magtagumpay, ito po ay dahil sa Diyos. Amen. Ang sabi po ng Luke chapter 1 verse 37, sapagkat wala namang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Kaya huwag natin kalimutan yung mahalagang pagpapahalaga natin sa presensya ng Diyos sa buhay natin. Pangatlo at panghuli. Huli na po, mga kapatid. Pwede rin mangyari na dahil sa karanasan tayo ay may kabiguan, ay mabagong pananaw natin sa ating kinabukasan. Ano pong ibig kong sabihin dito? Maaari nating isipin na wala na tayong pag-asa pa. Halimbawa, nagpa-doktor ka. Inuminom na lahat ng gustong mainom para matugunan yung karamdaman mo. Pero hanggang ngayon, bigo. Nawala ka na ng pag-asa. Isipin mo na lang, Lord, ito na ba ang huling sandali ng buhay ko? Marami pong taong nakaranas po ng kabiguan. Sino dito may New Year's resolution? Nung nakaraang taon, nabigo. Lahat tayo. Hello? Maraming taong kilala na gumagawa ng New Year's resolutions, nangako sila na mag-i-exercise sila, nang higit pa. Yung iba naman, magda-diet na daw sila, iiwas na sa pagkain ganito, kasi mataas yung creatinine, mataas yung presyon, mataas yung sugar. Mula ngayon, iiwas na ako dyan. Pero tingnan nyo, nung nakaraang kainan at kainan, yung bawal, kinain pa rin. Nag-pray naman. Sabi, nag-pray naman, pastor. Medyo bawal muna, tikman muna. Bigo tayo sa bagay na yan. Bigo magpapayat, tumito sa masamang bisyo, umalis sa utang, unahin ng Diyos. Marami tayong kabiguan. Sabi sa pastor, mula ngayon hindi na ako mangungutang. Pero hanggang ngayon, hindi ka makabayad. Di ba? Yung iba naman, nangako na magbabagong buhay. Pero ngayon, hindi pa ni magawa. Bakit kaya? Ang tanong ay, sino ba sa atin na hindi nabigo? Wala. Tayong lahat may kabiguan. Sa kabila ng kabiguan ito, ano yung programa ng Diyos when we fail? Ito maganda. Sa Proverbs 24 verse 16, ito'y great verse to help us for us to well maintain our spirituality in spite of our failures and mistakes. May programa po ang Diyos. Ang ganda sinabi rito. For a righteous man fails, ba't ko mabasa? May shadow kasi. 7 times and rises again, but the wicked tumbles in time of calamity. Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit, ay tiyak na makakabangon ulit. Tingnan niyo pong mabuti. Notice this verse. Ang sabi niya, a righteous man falls 7 times. Hindi mo man napansin yun, nabasa yun. A righteous man falls 7 times. Righteous na, bumagsak pa. Kaya huwag na tayo magulat po, mga kapatid, na may bumabagsak talaga kahit na righteous sila. Hello? Ang tanong ay ganito, ano yung tulong na iabot natin doon sa mga bumagsak na yan upang makabangon muli? Wala. Kung meron man, purihin ng Diyos. Wala ng pag-asa, anak ko, talagang ganyan na yan. Mapapahamak na lang yan. Pero ang Diyos, no. God never gave up on us. Hindi siya sumusuko sa atin. Hindi sinasabi ng Panginoon, tumigil ka na, wala kang kwenta. Tayo marahil, may ganun tayong pagtanaw sa ating kapwa. Pero ang Diyos, hindi. Kakaibang programa ng pagtingin. Take note of this. Notice the right man falls 7 times. Even the righteous person, even the one who desired to do right and please God,
the one that fails, fails and blow it. Not once or twice, but seven times, over and over again, failures siya. Seven times. Ang sabi dito, even a righteous man fails seven times, pero babangon siya sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos. Ako'y naniniwala, hindi pa tapos ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hello? Meron nga tayong ayaw natin makasama na sa buhay. Bakit? Kasi pagkasama natin, lumulungkot tayo. Pero ako'y naniniwala, darating araw, sasayang buhay mo kahit kasama mo siya. Kasi bakit? Ang Diyos ang magbabago ng buhay nila, hindi tayo. Amen. We cannot change man's heart. Pero salamat sa Panginoon sapagkat meron tayong Diyos na tayo, kaya tayong akayin, tumawid ng landas ng buhay na ito. May Diyos na kaya tayong samahan. As I wind up with my message, hallelujah. Kung bumagsak ka, titigil ka ba sa pagkatalo sa iyong sarili? Kabiguan at magsisimulang tumingala, idilat mo ang iyong mga mata at makikita ang isang tagapagligtas na nagmamahal sa iyo, na may pilat na pakong kamay na nakaunat sa iyo at nagsasabi sa iyo, tanggapin mo ako, ang aking mga kamay at lalakad kang kasama ko. Ako ang sagot ng Panginoon. We will walk together, you and me. Itatawid kita ng landas, sabi ng Panginoon. Ang sabi ng Hebrews chapter 10 verse 23, magpakatatag kayo sa ating pag-asa at huwag kang mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Kung meron man tutulong sa atin magtagumpay, halimbawa, pangarap ko maging mapatuloy, maging mabuting tatay, kung meron man tutulong sa akin para magtagumpay na akin tawirin yung bagay na yun, ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, I will never leave you, neither forsake you. At ang sabi po ng Panginoon sa Romans, ito, sapagkat natitiyak kong wala niyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang kaya na harap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa taong ito, kung meron man sasama sa akin sa panahon na aking kabiguan, ang Diyos pa rin pala. Maring hindi ko asahan ng sino man sa inyo na tumulong, pero ang Diyos hindi ako iiwan. Hindi niya ako pababayaan. Ganon din sa inyo. Kung may pagkakataon mang iniwan ka ng asawa mo, hindi ka pinahalaga ng magulang mo, ng anak mo, pero ang Diyos hindi. Kaya sabi ni Haring David, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil for you are with me. Kasama kita, Panginoon. Lumakad man ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat kapiling kita, Panginoon, sa aking paglalakbay. Kapatid, hindi ko alam kung may kalungkutan kayo. Pero gusto mo magtagumpay dyan? Hindi ka mapapasaya dahil sa kumanta ka. Mapapasaya ka dahil kinantahan mo ang Diyos at ang Panginoon kasama mo sa iyong paglalakbay. Dapat mo isipin yun. Ano mang hamon ating hinaharap sa taong ito, remember this, God is with us and He will continue to bless us and be with us as we cross the bridge of suffering and trials in this world. Year 2024, hindi ko po alam kung ano maging resulta. At ako'y naniniwala, ano man ang mangyari, may Diyos na nangako na hindi tayo iwan ni pababayaan man. Itatawid tayo ng landas ng Panginoon. As I wind up, meron pong isang magandang awit na ang mensahe po ay itatawid tayo ng landas. Nais ko pong awitin natin ito sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. May kopya dyan. Ayan. Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, bakas ang luha na tumatangay. Inaanod ang pag-asa, unti-unting
nawawala, haligi ng munting daigdig ko. Minsay nang lalamig na rin ang araw, ihip ng hangin may giniginaw. Nang lulumo, nalulubay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Oh, kahit na ang daigdig, lisanin man ang init, ang mundong manlalamig, kahit na humayo sa daang magkabila'y bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas, panatag at tiyak, itatawid mo sa landas. Kung ang tadhana'y di alam ang guhi, pawang sa gabala sinasabi, ikaw ang siyang tatawagan sa rukuya pawa ng pag-asa, kailanman ay dulot mo. Oh, kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init, ang mundong manlalangin, kahit na humayo sa daan magkabila'y bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawaka, tayo po tayong lahat. Kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas, panatag na tiyak, itatawid mo sa landas. Itatawid, ililigtas, ihatid hanggang wakas, hanggang wakas. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init, ang mundong maglalamig, kahit na humayo sa daan magkabila'y bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginituan ang iyong tangliligtas, panatag na tiyak, itatawid mo sa landas, itatawid mo. Tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon. Kung meron man dito na kailangan ng panalangin patungkol po sa pagharap niya, sa pagsubok, problema ng buhay na kanyang inaharap sa sandaling ito, just come sa altar. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hilingin natin na samahan tayo sa, ng Panginoon sa pagtatawid natin sa landas ng buhay na ito. Sa taong ito, 2024, we may have plans, programs in life, but think about God's grace, love, and mercy. Kapatid,
hindi ka nag-iisa, itatawid ka ng Diyos sa landas ng buhay. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Hindi ko po alam kung ano yung setbacks, hardship, pains na inyo pong naranasan. Pero alam ho ng Diyos yun. At kung meron mang higit na nakakaalam na mabuti para sa ating bumbuhay, ang Diyos po, itatawid ka niya ng landas, kapatid. Maniwala ka. Hindi kanya iiwanan. Hindi kanya iiwanan, ipababayaan man. Lalangin po natin ang bawat isa sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, kung meron pa pong gusto lumapit, ilapit po natin sa Panginoon ating kalagayan. Just come. And God's directions leading. Lord God. Jesus. Many of us, Lord, are in pain, suffering, difficulties and hardship. It might be physical. Marami pong may sakit, O Diyos. Marami pong nagsasuffer. Marami po, Panginoon, O Diyos, wala ng pag-asa na sila'y gagaling pa. But Lord, di po ba nangako ka? Hindi mo kami iiwan, di pababayaan man. Sa panahon ng aming pong pains and suffering, hardship, trials and difficulties, Lord, salamat, nandyan ka. Para yakapin kami, palakasin. Patatagin namin pagtitiwala sa iyo. Maari, Lord God, may ilan po sa amin bigo, bumagsak at nagkasal, nagkulang, nagkamali. Hindi na pagtagumpay ng pagsubok, tukso ng buhay. But Lord, salamat po. Doon sabi mo, righteous men fall 7 times, but they will get up and raise again by your help. Bumagsak man ang 7 beses, Panginoon, itatayo mo pa rin sila. Ganun kakabuti, O Diyos. Salamat po. Lord, I pray, Lord God, forgiveness to those who fail. We ask for your grace, love, embrace. Panginoon, iba-iba pong dahilan ng problema ang aming hinaharap sa mga sandaling ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na yakapin ang iyong presensya, O Diyos. Ama, 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 Ikaw ang Diyos na mabuti. Tulad po, Panginoon, walang bagay po makapaghiwalay sa pag-ibig mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Kung meron man na kaunawa ng aming bigatin, Ikaw po yun. Sige po, kausapin po natin ng Diyos, kapatid, puso sa puso. Ikaw at ang Panginoon, nadidin ka ng Diyos. Ano man ang iyong kalagayan, ano man ang kahilingan, ano man yung pain mo. Lord, God, I pray. O Lord, hallelujah. Make this day, O Lord, a blessed one for all of us, O God. May your loving touch, O God, touch each and everyone's heart, O God, in Jesus' name. Ama, 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 O Lord. May your goodness, O God, may your love, may your forgiveness, mercy, and grace be felt in our midst, O God. Madama po ng bawat isa. Hallelujah. Panginoon, kung meron man dito nag-give up na sa buhay, palakasin mo siya. Palakasin mo po, Panginoon. O Lord, may mga problema, Lord, bigating dala-dala. Meron pong problema ang financial, Lord. Abutin mo po. Tugunin mo kanyang kalagayan, Panginoon. May mga problema na wala ng trabaho, Panginoon, na kailangan po nahanap buhay. Lord, I pray, sustain mo ang buhay nila. Lord, give them the best job that you have prepared for them to receive this year. In the name of Jesus, I pray. Lord, in Jesus' name, O God, i-bless mo po ang bawat ama na tao. I-bless mo po ang bawat nanay. I-bless mo po ang bawat anak. And bless mo sa pagkahanap buhay, Panginoon, ng bawat isa. Lord, i-bless mo po ang business ng mga anak mo. Sa kabila ng hamon po, ng pagsubok na maaaring dumating po, economically, Lord God, sa mundong ito, God. But we pray, Lord God, we believe that you can sustain us, you can deliver us, O God. You can progress us, you can give us victory that we need in this world, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Ama, dalangin ko, Lord God, bawat problemang pangtahanan. Ikaw po nakakaalam, O Diyos. Naniniwala ko, Panginoon, hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan man. And you will be with us, O God. We will gain grounds, O Lord. We believe, Lord, that you will be willing to bless us. You will pour out your blessing upon us.
Oh Lord, hallelujah. Meron pong pinagagalingan pang sa masandaling ito. Meron po siyang hinihipong buhay sa mga oras na ito. Yes, I feel the presence of the Holy Spirit touching the lives of each and everyone. Kapatid ko, ikaw yun. Purihin mo ang Panginoon. Pinalalakas ka ng Diyos. Hallelujah. Kung meron po pinasasaya ang Panginoon sa mga oras na ito, meron po siyang pinasasaya sa mga oras na ito, magpasalamat ka sa Diyos. Kung ikaw yung kapatid, purihin mo ang Diyos. Hallelujah! Spirit of the living God, we invite your presence, O God, to embrace us right now in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Purihin mo ang Panginoon, sambahin mo siya, dakilain mo siya. Hallelujah! We praise your name, O God. Walang bahay na mahirap sa Diyos. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Wala pong problema na hindi niya kayang abutin, O Diyos. Lord, ituwid mo ang aming buhay. Palakasin mo mga nangihina. Patatagin mo ang pantitiwala sa iyo, Diyos. Lord, huwag mong hayaan na alis kami sa altar na ito na hindi namin dala, O Diyos, ang pagpapalang iyong nilaan para sa amin tanggapin sa araw na ito, O Diyos. In the name of Jesus, we pray, O God, we pray. Jesus, hallelujah. O God, touch your people. Touch your people, O Lord, in Jesus' name. Touch your people, O Lord. Mupo, Panginoon, o Diyos, ang iyong anak na ito, O Diyos, na nagtitiwala sa iyo. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, yes, God. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus. Sige po, damin niyo po ang presence ng Panginoon. Hindi siya malayo. Kapatid, katabi mo ang Diyos. Kapiling mo ang Panginoon. Binubuhat ka niya. Believe that God is carrying each and every one of you. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And grace is sufficient for our needs. Hallelujah. Yes, God, I pray. Lord, ipadama mo po, Panginoon, hindi ka malayo sa amin, O Diyos, God. Maging mabunga po at matagumpay, Panginoon, ng taong ito sa buhay ng banging mga anak, O Diyos. Tiwala sa iyo, O Diyos. In the name of Jesus, I pray. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we want to live your name on high. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, mukha niyo po, mabibig niyo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Nakilayan natin ang Diyos. Hallelujah! And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in my life. And Lord, we trust in your unfailing love. Hallelujah. For you alone are God eternal, true on earth and heavens above. Great is the Lord and most worthy. Lord. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! The joy of the ruler. Hallelujah! Great is the Lord in whom we have the victory. Jesus, the name of every name. Lord, salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy po kami dumudulog sa trono ng kahabagan, O Diyos. Ama, patuloy mong abutin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila. Hallelujah. Yes, God. And Lord, we want to live your name on high. Lord, I pray for my brother. Take care of him, O Lord, in Jesus' name. Ano man ang plano niya, O Diyos, magkaroon po ng katagumpayan para sa kanyang katagilan, Panginoon, sa iyong katagilan, O Diyos. And Lord, we trust in your unfailing love. Lord, bless mo po kapatid namin. For you alone are God eternal, through our earth and heaven above. Then Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone
are God eternal. Hallelujah. You are earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Hallelujah. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Amen. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Lord, we want to thank you for the works you've done in my life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. We want to lift your name on high. Kapatid, ang pasalamatan ko. Mata ng Panginoon sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa iyong buhay. Hallelujah. Panginoon, salamat po, Lord, sa kabutihan mo. Naniniwala kami, Ama. Uwi kami, taglay namin ang biyayang iyong inilaan sa aming buhay. Hallelujah. Hindi kami titigil, hindi kami susuko. Patuloy kang magtitiwala sa iyo. Lord, kanino pa kami lalapit? Kanino pa kami magtitiwala? Kanino pa kami aasa? Sa iyo lang nanggagaling ang buhay at pag-asa at buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Tunay po, Panginoon, sa iyo ang aming tagumpay. Ikaw ay magtugon sa aming mga problema. Salamat, Lord, napakabuti mo. Napakadakila ka. Sa iyong kahabagan, sa pag-asang ibinibigay sa amin, Panginoon. Lord, I pray for all young people who are here. Young people, raise your hands to God. Sige po. Taas niyo yung mga kamay sa Diyos, mga kabataan na nandito, mga anak. Huwag niyo sayangin ang buhay po ninyo. Ito'y para sa Diyos. May kabiguan man, yes, but hindi ka niya iiwan ng Panginoon. Isipin niyo, hindi ka pababayaan ng Diyos. God will sustain you. God will uphold you. God will give you victory. God will give you victory. Hallelujah. You will pass the exam, you will pass the trials and difficulties of life in the name of Jesus. Pasalamatan mo ang Panginoon sa kabataan mo, nakilala mo siya. Hallelujah. Thank you, Lord God. Bless these young people, O Lord, for your glory of God in the name of Jesus. Pagpalain mo po, Panginoon, ng buhay ng mga kabataan ito. Sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga nanay, pakitaas ang kamay. Lahat ng mga nanay, mother. Hallelujah. Father God, I pray. Bless mo po bawat nanay. Salamat po sa aming mga nanay. Panginoon, napakabuti mo. Salamat, Lord. Pinupunuan mo sila ng kakayanan, O Diyos, upang matugunan ang kailangang responsibilidad sa amin. At kung kami nagkulang sa kanila at pahalagaan sila, Lord, patawarin mo kami. But I pray, Father God, Lord, i-bless mo pong bawat nanay sa taong ito, magtatagumpay sila. They will gain grounds, they will gain victories, Lord, for your glory alone. You will lift them up. In moments of trial and difficulties, Lord, you will raise them up. Salamat po, Panginoon. I-bless mo pong mga nanay sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, hallelujah. Lahat po ng mga tatay, pakitaas ang kamay. Hallelujah. Father God, I pray for all of our brothers who are here. And even those who are not here with us. Lord, salamat po. Sinustain mong buhay namin nakaraang taon. And we believe, Lord, you will sustain our lives, O God, even our responsibilities sa taong ito. Panginoon, papagtagumpay mo lahat ng tatay sa kanilang responsibilidad, sa kanilang tungkulin, sa kanilang layun, Panginoon, inilaan na dapat nilang gampan. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, bless my Father, Lord. Bless our Father here in this world. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God. Salamat po.
Lahat po ng mga elders, pakitaas ang kamay, lahat po ng servant, lahat po ng naglilingkod sa Panginoon, whether what any field of endeavor we are in, just raise your hands again. And let's pray for God's victory. Let's raise for God's victory. Kung meron mga pasok kasama ko rito, mga workers, let's raise our hands and ask God, Lord, sino nga po ba kami para gamitin mo? So totoo lang, hindi po kami perfect. But Lord, by your grace, love, and mercy, you use us as a channel of your blessing. Lord, allow us to be a channel of blessing, to be a light of the world and a salt of the earth as you are in us, O God. We pray for your provisions, guidance, and leading. Give us victory that you want us to gain. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah! Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Glory be to God. Amen. Amen, amen, amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Tayo po'y dadako sa isa pang mahalagang gawain. Ito po ay unang linggo ng buwan at ng taon. Ako po mahalagang gawain ating pong pagsasalo-salo sa banal na communion na ito. Ako po'y naniniwala na tanggap na po ninyo yung mga elemento na ating pong pagsasaluhan. At kung wala pa po yung iba, just raise your hands and ask for it. Humingi po kayo sa mga asin natin. Praise God. Amen. God is good. Tayo po'y muling tumayo. Bago po natin tanggapin ang mga bagay na yan, maghalaga po natin pong basahin ang wala kakupas-kupas na salita ng Diyos. Nagpapaalala sa atin ang mahalagang layunin ng ating pong ginagawang ito. 2 John chapter 11, pakibasa po natin ito. Ang sabi po dyan, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon. Ito pong bagay na ito, hindi po galing kay pastor, galing sa sino man. Ito'y turo daw ng Diyos, sabi dito. Na binibigay ko naman sa inyo, ibinabahagi sa atin. Ano daw yon? Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoon Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso yon at sinabi, ito ang aking katuwan inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Maliwanag po ang dahilan. Isipin po natin ang Panginoon. Habang tangan po natin ang mga bagay na ito, bago natin tanggapin, may layunin po ang Diyos. Hindi lang para ito'y maging parte ng gawain, kundi parte ng puso, isip. Think about God, think about the Lord. Ang cross po na sa likuran ko ay simbolo lang po ng sakripisyong ginawa ni Kristo. Wala na po siya dyan. Hindi na po siya sinasabi, binibibit, kinakabit, dinidikit. Nagkatawang tao, namatay, nabayubay sa krus, alang-alang sa inyo at sa akin. Napakabuti ng Diyos. Sino tayo para mahalin niya? Tayo na mga kasalanan, inibig niya. Ganon din nais ng Panginoon, matuto tayo sa Kanya. Mahalin natin ating kapwa, nabiguman sila, o nagtagumpay sa biyaya po ng Panginoon. Tayo rin po magpasalamat. Ang sabi dyan, pagkatapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang kopang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Maliniwanag din po ang tinabanggit doon. Pakireflect mo anak, uli yun. Ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito.
malapit na pong dumating ang Panginoon. Ang tanong ay, may darating pala. Sino sa atin ang sabik na makasalubong ang Panginoon? You know, ang sagot dyan, doon sa mga nagmamahal sa Kanya, sabik. Subalit doon sa hindi, hindi nila iniisip ito. Gawin natin kamahal ang Diyos. Sa mga nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa Kanyang kapwa, inaantay ito. Ayon niwala po kung mahal natin ang Diyos at mahal natin ating kapwa, kaya mahalaga sa atin ang gawain na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po. Sino nga po ba kami, Panginoon, para iwan mo langit mag-suffer sa mundong ito? Nang layunin ay maliwanag para iligtas kami. Ipahayag ang pag-ibig mo sa amin, pagpapatawad, pagkalinga. At ang layunin mo po, Panginoon, na muling babalik upang makapiling kami magpakailanman. Talaga sa iyo, Diyos. Pero ang tanong, gaano ka naman kahalaga sa amin? Sana po hindi po panglingguhan ka lang naalala na kundi mahalagang sangkap ka ng buhay namin sapagkat ikaw mismo ang buhay. Panginoon, salamat po sa sakripisyong yung ginawa. Salamat sa pagpapatawad mo sa amin. Salamat sa kaligtas. Salamat sa pag-asa. Salamat hanggan. Minahal mo kami at ikay muling paririto upang kunin kami at mapapiling mo magpakailanman. Samahan mo kami, Panginoon, na sa aming pagtanggap ng mga bagay na ito. Yung tunay na kahulugan ng mensahe kung bakit namin tinatanggap ito ay maging laman ng puso ng bawat isa sa amin, isip at kalooban. Salamat, Lord, napakabuti mo. Nawa, makipat pa namin, Panginoon, kung gaano kadakila sa bawat sandali na dumarating pa sa buhay namin ito. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, for guiding us and leading us to know Jesus more over our lives. We ask this, O God, in Jesus' name, to bless us. Amen. 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 Sama-sama po natin kainin. Ganun din po, sama-sama natin inumin. Purihin ang Panginoon. God bless. Yes, hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord God. We glorify your name, O Lord. We magnify your holy name, Lord Jesus. Panginoon, salamat po, Lord. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga salita mo, Lord, na amin napakinggan. Through your servant, Lord God. Patuloy ka manguna sa aming Pastor June. Patuloy ka magabay sa kanya. Kanyang kalusugan, Panginoon, patuloy mo ibigay, Lord, kalakasan nagmumula sa iyo, Panginoon, makapagpatuloy, paglilingkod sa iyo, maging sa kanyang buong sambahayan, Panginoon, O God. Purihin ka, O Lord, maging man sa bawat isa sa amin na narito. Lord, yung mga salita namin na pakinggan, Panginoon, patuloy tumimo sa puso't isipan namin, Lord God. At amin, Lord God, ito i-apply sa araw-araw namin ng pamumuhay upang kami, Lord God, may tatagumpay, Lord, sa lahat ng aming gagawin para sa iyo. Maraming salamat po. Maging man, Lord God, sa oras na ito sa aming pag-uwi, samahan mo po kami, Panginoon. Ikaw po muna sa amin, Lord, makarating, Lord God, ang bawat isa sa amin sa kanya-kanyang tahanan, na nandun, Lord God, ang pag-iingat mo, patnubay mong gabayan ng Banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa amin. At taglay, Lord God, bawat isa sa amin, lalabas kami dito, Panginoon, may kagalakang kasiyahan na nagmumula sa iyo. At ibabalik mo kami, Panginoon, sa sunod na Sunday, Panginoon, na may pagpupurit, pagsamba sa iyo, Panginoon, at pagpapasalamat sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito, Panginoon, binabalik ko ang pagpupurit po sa at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Tapos po natin ating mga kamay sa Panginoon na sa ating pong paglisan sa tanay ito ng Diyos at patuloy na paglilingkod ng may kagalakan, never give up, but continue trusting God. Taglay ng bawat isa sa atin, ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at pagliligtas at patuloy na pagpapagaling ng Diyos Anak, at ang pag-ipisan, kaaliwan, patnubay, gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. 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 God bless you po. God bless. Kamayan po tayo sa isa't isa. Hello. God bless po.